Chapter 12. William POV. Matalim ang tinging ibinigay ko sa aking ina habang kumakain kami sa mansion, bigla kasi itong nagset ng date para sa amin ng babaeng napili nito para pakasalan ko. As if namang papayag ako sa gusto nito, kung may gusto man akong pakasalan ay hindi ang babaeng pinili nito para sa akin, kung may pakakasalan man ako ay walang iba kundi ang nag-iisang babaeng mahal ko. At walang iba kundi si June na mahal ko, si June na mag-iisang taon ko nang hindi nakikita kahit anong gawin kong paghahanap. Kahit ang pag-trace sa cellphone number na gamit nito ay hindi lumapekto, nag-hired na din ako ng private investigator pero mukhang matatagalan pa bago magkaroon ng resulta. Alam ko na din ang dahilan ng pakikipaghiwalay nito sa akin gamit ang sulat, nakita ko mismo ang dahilan, at yun ay ang mga larawang in-edit lang sa Photoshop. Kung normal na tao ang titingin kagaya ni June ay talagang mapapaniwala ito dahil napakahusay ng ginawa ni Amanda sa pag-edit noon. Proud sana ako sa ginawa nito kung wedding pictures namin ni June ang in-edit nito, pero hindi eh. Mga hubad na larawan yun na nilagyan ng mukha naming dalawa ni Amanda para magmukhang kami ang babae at lalaking nasa kama habang nagtatalik. Dahil sa ginawa ni Amanda sa pagsira sa pagsasama namin ni June ay ipinatapon ko ito at ang lalaki nito sa pinakamalayong bansa at ipinaban ko ang mga ito sa Pilipinas gamit ang aking impluensya at pera. What do you think, Iho? You know what? She's nice and very helpful. I'm sure magugustuhan mo siya. She's such a lovely lady. Just give a try. We can file annulment naman kung after 1 year ay hind mo siya magawang mahalin. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan ko habang nag-iisip. I don't like your idea, may babae na akong napiling pakasalan. Siya lang ang gusto kong tawaging Mrs. William Anderson, not anyone else. Mariin kong sagot dito at saka walang salitang iniwan ito sa dining at mabilis na lumabas ng mansion. Sumakay ako sa kotse ko at nagmaneho pa uwi sa unit ni June. Kahit hindi kami magkasama ni June ay sa unit pa rin ito ako umuwi. Oo nga't tinapos lang ni June sa sulat ang relasyon namin, pero hindi para sa akin, she will never be the billionaire ex, never. Nang makarating ako sa lobby ng condominium ay may natanggap akong text na nagsasabing magkita daw kami ng private investigator ko sa isang cafe malapit sa condominium dahil may impormasyon na daw ito sa kinaroroonan ni June. Muli akong lumabas ng kondo at sumakay sa kotse ko at agad pinuntahan si Felix para alamin ang kinaroroonan ni June. Wala pang 10 minuto ay narating ko na Momo's Cafe na lagi naming tinatambayan ni June nung magkasama pa kami. Ipinart ko ang kotse ko sa hindi kalayuan at saka nagmamadaling pumasok sa kafe at hinanap sa karamihan ng tao si Felix na kinawayan ako nang siguro ay makilala ako. Lumapit ako dito at naupo sa harapan nitong Celia, any news? Saan ko siya makikita? Magkasunod kong tanong dito. Kinuha muna nito ang isang envelope at iniabot sa akin at sinenyasan akong buksan yun na agad ko namang ginawa. Pinagmasdan kong maigi ang mga larawang kuha kay June sa isang beach resorts, at hindi lang basta resort yun, pag-aari ko ang lugar kung saan ito nagtago ng isang taon. Simula nang makilala ko si June at malaman kong mahilig itong mag-swimming ay agad akong bumili ng isang beach resort na tinawag kong June's Paradise. Ang T**** nga ko lang dahil nasa malapit lang pala ang babaeng mahal ko at nakatira sa pag-aari ko na binili ko para lang dito. Napakalapit lang pala niya sa akin, nasa Boracay lang pala siya sa resort na pagmamay-ari ko. Bakit hindi ko naisip yun? Ilang ulit na akong bumisita dun pero ni Anino niya ay hindi ko man lang nakita. Nakangiti kong saad kay Felix habang pinagmamasdan ang babaeng mahal ko na sexing sexy sa suot nitong two-piece swimsuit habang nakaupo sa buhanginan. Bakit hindi mo siya puntahan ngayon na mismo? Narinig ko na maraming tagahanga si MS. June sa resort mo, baka kung hindi ka pakikilos ay maunahan ka pa ng kung sino. Kunot-ngo akong tumingin dito at bigla akong napatayo sa kinauupuan ko dahil sa sinabi nito. Oo nga no. Sige mauna na ako, ipapadala ko na lang ang bayad sa bank account mo, salamat.
Sambit ko dito sabay takbo palabas ng Cafe Bitbit ang envelope na naglalaman ng mga larawan ni June na itatago ko para maging alaala sa ginawa nitong pagtatago sakin. June POV. Kasalukuyan akong naglalakad sa baybayin habang pinagmamasdan ang bahagya palang nabubuong buwan nang may kung sino ang nagtakit ng bibig ko at sa pilitang hinayla patungo sa madilim na bahagi ng resort. Nagpupumiglas naman ako para makawala dito pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito sa akin habang nakatikip sa bibig ko ang isa nitong kamay. Masyado itong malakas kaya hindi ko magawang kumawala sa pagkakahawak nito. Naluluha akong napapikit nang bigla kong maalala ang nangyari sa akin nung nasa isla pa ako ng Amaya, muntik na akong maghasa doon, at ngayon ay may nagbabalak na naman na gawan ako ng masama. Sunod-sunod na hikbi ang kumawala sa akin kasabay ng pagtulo ng mga luha ko, mariin kong ipinikit ang mga mata ko nang maramdaman ko ang hininga ng lalaking nagbabalak sa akin ng masama. Siya, don't cry, wala akong gagawin sa'yo na masama. Saad ng lalaking pamilyar sa akin ang boses, kaya napamulat ako ng mga mata para tingnan kung totoo bang si William ko ang nasa harapan ko at nagsalita o guni-guni ko lang. Oo nga't lumayo ako at nagtago ng halos isang taon para takasan ang masakit ay katotohanan na niloko ako nito. Pero mas lalo akong naging miserable sa ginawa ko at pagsubok na kalimutan ang lalaking mahal ko. Kukurap-kurap kong tinitigan ang gwapo nitong mukha, habang pinipigilan ang aking sarili na yakapin nito, haplasin ang mukha nito at halikan ang mamula-mula nitong labi na matagal kong na-miss. Anong ginagawa mo dito? Paano no nalaman ang kinaroroonan ko? Tanong ko dito nang bitawan na ako nito. This is my property, and I didn't know na nandito ka pala. Nice to see you here, June. I hope na enjoy mo ang paraiso ko. Saad nito sa malamig na boses saka naupo lumayo sa akin ng ilang hakbang. Yeah, it's a beautiful place. I like here, sagot ko dito habang sunod-sunod na pumapatak ang mga luha ko sa inaakto nitong malamig na pakikitungo sa akin. Kumusta nga pala kayo ni Amanda? Tanong ko dito habang pinipilit kong huwag pumiyok ang boses ko at mahalata nitong umiiyak ako. I'm okay naman. After you left without giving me a chance to explain my side. But now I'm good, sagot nito sa akin. Mabuti pa ito maayos ang naging buhay nang mawala ako, unlike me na naging miserable at muntik nang mawala sa mundo. Ganun ba? Then that's great, sige mauna na ako sa'yo, bukas na kasi ang flight ko patungong Japan, mahirap na kapag na-late ako. Magbabakasyon ka dun. Putol nito sa sinasabi ko. No, doon na ako titira, wala na kasi akong dahilan para manatili dito sa Pilipinas. I lost my everything here, kahit ang lalaking mahal ko. Sige, magandang gabi Mr. Anderson, pagkasabi ko noon ay tumalikod na ako dito at humakbang palayo habang tahimik na umiiyak at marahang naglalakad palayo sa lalaking mahal ko. Akala ko ay pipigilan ako ni William, lalapitan at yayakapin ang buong pagmamahal habang ipinaparamdam sa pamamagitan ng halik kung gaano ako nito kamahal. Pero lahat ng naisip ko ay maling akala lang, dahil nakarating na ako at lahat sa kwarto ko ay walang William na sumunod at gumawa ng mga naisip ko. Lumuluha akong pumasok sa kwarto ko at nahiga sa kama, hindi ko na nga mapigilan ang paghagulhol ko sa sobrang sakit at halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Masakit na nga na iniwan ko ito, pero mas triple pa pala ang sakit na makitang wala ng pakialam ang lalaking mahal ko at parang yelo sa lamig ng pakikitungo sakin. Bahagya lang akong tumigil sa paghagulhol ng makarinag ako ng mga katok mula sa labas ng kwarto ko. Pinunasan ko ang mukha ko at saka bumaba sa kama at naglakad palapit sa pinto at bahagyang binuksan yun. Nagulat ako nang si William ang napagbuksan ko ng pinto. Walang salita itong pumasok sa loob ng kwarto ko habang ako naman ay nanatiling nakatayo sa may pinto. Pagkway isinara ko na ang pinto at nakayukong humarap kay William na nakaupo sa kama ko. Seryoso itong nakatitig sa akin habang pilit ko namang iniiwas ang paningin ko dito sa takot na makita nito ang namumugto kong mga mata.
Pagkway tumayo ito at lumapit sa akin, pinunasan ito ang aking mukha at puno ng pagkasabik na hinalikan ako nito. Buong puso ko namang tinanggap ang halik nito, pagkway huminto ito sa paghalik at pinakatitigan ako sa mukha. Marahan itong hinaplos ang pisngi ko, pagkway isa-isa nitong tinanggal sa pagkakabutones ang suot kong bistayda hanggang sa malaglag yun sa sahig. Muli akong hinalikan sa labi habang tinatanggal nito ang tanging tela na tumatakip sa dibdib ko. Unti-unting bumaba ang halik nito patungo sa dibdib ko hanggang sa matunta nito ang tuktok noon na sinakop ng bibig nito at marahas kong ikinasinghap ng sipsipin nito yun. William, tawag pansin ko dito na ikinatingin nito sakin. Huminto ito sa ginagawa nito at mataman akong tinitigan sa mga mata ko. What is it? Malamig nitong tanong na inilingan ko na lang. Binuhat ako nito patungo sa kama ko at inihiga dun, panay luha lang ako habang mapagparusa ako nitong inangkin ng paulit-ulit. Hinayaan ko lang ito sa gusto nito, dahil baka ito na ang pinakahuli sa lahat na pagkakataon na mararanasan ko ang bawat halik at yakap nito. Do you still love me? Pagkway tanong nito sakin, hindi agad ako sumagot dito sa halip ay pinunasan ko ang luhang nangilid sa mga mata ko. I will ask you again for the last time, do you still love me? Yes or no? Yes, I still love you, at kahit ilang beses mo pa akong paulit-ulit na saktan ay ikaw at ikaw pa rin ang mahal ko. Mabilis kong sagot dito. Marry me mahal, maang akong napatingin ng diretso dito habang nakayuko ito sa akin at nakadaga ng bahagya ang katawan nito sa katawan ko. How about Amanda, diba? Wala kaming anumang relasyon, at ang nakita mong pictures namin ay Photoshop lang. In-edit lang niya yun para sirain ang relasyon natin. Nagtagumpay naman siya nang iniwan mo ako, I told you to trust me. Dahil kahit kailan ay hindi kita sasaktan at hindi ko sisirain ang tiwalang ibinigay mo sakin. Ganyan kita kamahal June, naluluha siyang yamakap sa leeg nito at buong pusong hinalikan nito sa labi. Mahal din kita, hanggang sa huli love. Sambit niya dito na ikinangiti naman ito saka siya niyakap ng buong higpit bago siya nakatulog sa mga bisig nito.